Ito pong 32 na ito ay ito lang yung nasa pangangalaga ng DSWD. Dahil sa kasalukuyan, itong 32 na ito ay mga minor de edad. 32. Tapos ano, sasabihin ng mga naniniwala kay Kibuloy na paninira. Ang dami ng mga naninira kay Kibuloy. Bakit? 32 na mga minor de edad na biktima na itong si Kibuloy. Sila po ay nasa kustodiya na ngayon ng DSWD. At kung tutuusin, kung hindi siguro nga talaga nasa kota itong si Kibuloy, dahil ang pagkakaalam natin, ang balita nga, kahit daw doon sa kanyang pinagtaguan, may kasama daw na mga babae para sa night duty itong si Kibuloy. Ganyan po kahayok sa laman, itong pinaniniwalaan yung kuno ay butihing pastor. Inilipat na ng isang senior official ng Department of Social Welfare and Development ang 32 kabataan mula sa Children's Joy Foundation Incorporated sa Kingdom of Jesus Christ compound sa mga residential care facilities ng DSWD habang ang iba ay ibinalik na sa kanilang pamilya. So nasa pangangalaga na. Karamihan dyan po ay nangyari sa compound mismo ng KOJC. Yan po ang masaklap na katotohanan. Meron kamakailan na nagsalita na kuno ay kinalakihan na o lumaki siya sa piling ni Kibuloy. Itinuturing daw na ama si Kibuloy. Huwag na natin banggitin yung pangalan ng umiiyak na yon. Pero ang balita kasi asa-asawahan daw yun ni Kibuloy. Sino po ang niloloko nyo? Kung kayo po ay buong buhay na mamumuhay sa kadiliman at magpapatakot sa isang Kibuloy, eh bahala po kayo, wala namang problema dyan. Ang importante kasi ngayon, merong mga kabataan, merong mga inabuso na handang magtumistigo, handang magsalita at handang ipaglaban ang kanilang karapatan at handang iharap itong mga katulad ni Kibuloy sa hustisya. Yan po ang katotohanan, okay? Ang balita natin, marami pa nga dyan daw sa mga biktima na yan ay nasa loob pa rin ng kingdom. Ito nga si Kibuloy. Ito, may detalye itong balitang ito. Sa isang media forum, sinabi ng DSWD Assistant Secretary for Standards and Capacity Building Group na si Armas, na expired ng Certificate of Registration and License to Operate ng CJFI. Okay. Ito yung facility para sa mga kabataan na madalas ay yun nga, biktima, inaabuso. So meron pala sa iba't ibang dako ng ating bansa. Ano ho, 32 minor de edad, 13 ang nasa pangalaga ng DSWD at Social Welfare and Development Agencies, habang 40 naman ay naibalik na sa kanilang mga pamilya. So yung iba pala ay naibalik na sa kanilang mga pamilya. Pero yun nga, sana ipagpatuloy niyo po ang laban. Dahil kung hindi, eh sigurado mauulit na naman to. Hindi man si Kibuloy, ay baka yung mga taong naniwala na rin kay Kibuloy. Kasi ang paniniwala na rin nila ay normal ang mga ganitong karumal-dumal na pang-aabuso. Yun po yung masaklap. Kaya dapat talagang tutukan ito ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Tutukan ng mga otoridad at pangalagaan itong mga biktima na ito. Ang ibig sabihin, dapat kahit papano ay siguraduhin ang kanilang proteksyon. Good luck!